iwasan ng both teams. So, kung i-compile natin lahat ng errors ng San Sebastian, it's 25. So, nagbigay sila ng isang buong set. Isang buong set. Oh, wow. Pag si Coach Ramilian, ako, balik ensayo. Totoo. Totoo yan. Pagkatapos ng game. Anyway. Imagine ko na yung itsura ni Coach Roger paglalaman niya lahat ng yung total ng kanilang errors. Once again, maraming salamat sa inyong panonood. Anton Rojas on the panel alongside Mika Reyes. And at courtside, we have Lexi Gonzalez working very hard to get the information from both coaches and players of the competing teams. So you said it boils down to the heart, yung puso ng mga players. Totoo. Another error for Adia. Alam mo, kapag sa mga ganyang situation, pag wala akong naipapasok na service, ang iniisip ko na lang, lalo na kapag move set, ipapasok ko lang to sa gitna. Tatargetin ko lang yung gitna. Kahit gano'n pa kalobo yung service ko, basta maipasok ko lang. Kasi nakikita ko na yung side-eye ng coach ko kapag gano'n eh. Kat Santos gets the point in for San Sebastian. All right, let's get this update from Lexi Gonzalez at courtside. Para kay Angel Habacon, teamwork makes the dream work. Dahil sabi niya, dalawa raw sa win workout ng kanilang kupunan is to try and act as a family and to gel their connection inside the court. Truly, obviously, a family that plays together wins together. Pero iba naman ang powers na taglay ng San Sebastian. Dahil may pagka can predict the future si Coach Roger. The catch lang is his players has to continue to listen and maintain momentum. And for Tina Marasigan, she's now having cramps on her right thigh, according to Coach Roger. If she can come back to the court, is currently undetermined. That's all. That's all from here on the court side, Anton and Mika. And I know, Lexi, how hard you had to work to get those words out of Coach Roger Gareb. So good job to you. Gusto ko yung sabi ni Coach Roger na nakikita niya yung future. Nababasa. Nakikita ni Coach. So, kanina nakita natin yung teammates mismo ni Tina, yung bumabalot na girl rap sa kanyang thigh. Yes. The intensity of San Beda. Gustong-gusto. Kitang-kita mo nang gustong-gusto nila makuha yung set na to. Bumalik eh, no, yung intensity. Sayang naman eh, they already built up a 2-0 lead. Yes. Kung bitawan pa nila ito, sobrang sakit niyan. Challenge din sa kanila to na makuha ulit yung momentum nila, especially sa deciding set na to. That was the strongest fight that I've seen from Kat Santos today. If I'm not mistaken, pang 23rd point na. Wow. Kat Santos yun. My goodness. Double digits, Marasigan, Tan, De Pozoy, and Gonzalez. And if she is, if that is truly her 23rd point, as we see Habacon answer with a powerful spike of her own, Kat Santos has the most points now in terms of single match scoring. Kasi previously, si Tina Marasigan naka-21 points. So, na-exceed na ni Kat Santos yon. Abraham Santos with a pass. Not the best one, but Adia able to make a play. Santos! Pinush na lang niya eh. Hindi niya na... Wala na siyang balak paluin, pero nakakuha pa rin siya ng puntos. What a play by Kat Santos. Molina. Habacon. It is a spike fest between Habacon and Santos. Sinang dalawa yung nagpapalitan ng puntos dito. I know. Yung intensity talaga ni Habacon. I love it. Yep. Yun lang. Service error straight to the net for Angel Habacon.
Mika, it looks like Dina Marasigan is trying to return to the game. So, nakaturo si Coach Rogers sa score. Pero nakaready na bumalik si Dina. Cross-court attack for Tayag. Targeting Amakatan. Hindi masyadong nakahabol yung middle blocker ng San Sebastian doon. That's why lumusot sa cross-court. Jade De La Cruz. Solid outing for her today as a rookie. Gonzalez. Kitang-kita mo na talaga na ibibigay niya ulit sa middle blocker. But yung adjustment ng Sarveda, hindi ko pa masyadong nakikita na diyo double block na lang yung middle. Another rookie who has really played well today, ZJ De Posoy for San Sebastian. Ooh! Almost! Getting a lucky break. Walang gumalaw sa side ng San Sebastian. Nagtuturoan ulit sila, nagtitinginan. So now they switch sides. This has been our most competitive match in NCAA Season 99. Prior to this, we have not seen a five-setter in women's volleyball. We've had 3 four-setters. The rest were all straight sets wins. And this is match number 12 for the season. Now serving for the Lady Red Spikers, Fred Molina. Whether it's Mika Reyes' fault or not, kayo na lang mag-decide. Pero feeling ko ganun talaga yung volleyball gods. Mag-welcome ng bagong player. Kat Santos breaks down the wall. I think yung San Beda, hindi sila masyadong naka-establish sa blocking. Nakataas lang yung hands nila. And you see, kapag nakataas lang yung hands, so for sure, papasok na yun sa loob ng net. Marga Adia stepping up today para kay Coach Roger Goreyeb. Abraham. The wind-up. Solid. Power behind that ball. San Beda with a 2-point lead. The enjoyment of San Beda. On deck, serve San Beda. Pastaya. Marasigan is back. Ito yung puso na sinasabi mo, Mika. Maski injured, maski nakaramdam na ng cramps. Ilalaban niya. Ilalaban niya. Napahinto ako sa sinasabi ko dahil dumiretso sa akin yung bola. Ikaw na daw ang mag-receive. Yun lang. Ano? 10-8 ang ating talaan. Adia. Marasigan. Abraham! Abraham! Yung swing niya, yung approach niya, alam mo, sure point na eh. Na kahit dalawa yung blockers niya, nagawa niya pa ng point. Yun. Uulitin ko ha, kaliwete. Huwag niyong abangan yung kanang kamay. Kunin niyo yung knees niya dito, oh. Tapatan niyo yung kaliwa niya, huwag yung kanan. Pagka dumaan yung bola, kayong mga nasa likod, abangan nyo yung lilipad na bola. Tulad kanina, na-check doon. Anong ginawa mo? Nakatayo ka lang doon. Tataas, titigil ba yung bola para kabulin mo? Kotisipan. Go! Ngayon yung San Sebastian, kailangan talaga mag-double effort sa defense sa likod. Sabi nga ni Coach Roger, nakatayo lang sila, walang nakaabang sa check ball, walang nag-a-attempt. No more quotable quotes. Just all seriousness and urgency para kay Coach Roger Goreyeb. Let's see if his players will respond. Adia, kanina siya pupunta. Back set to Marasigan.
and she gets roof. Good luck for Habakon. Yung elevation ni Habakon sa pag-block na yon. Payong na payong. Na kahit naiwanan na si De La Cruz, saktong-sakto pa rin sa kanya. As Mika Reyes said earlier today, blocking is all about timing. True. Habakon single block there. Ayan na, si Kat Santos. Siya ang kailangan dito. Combination play by Kat Santos. You see, Kat, sana kanina pa rin nila ginagawa yan. Noong una pa lang. Kasi kapag papalo sa tres si Kat Santos, halos sure point na eh. Santos with a jump serve, putting pressure on the receivers of San Beda. And Habakon with a response, cross-court kill. And the very happy Coach Edgar Baroga smiling. All ears. Go na. Grabe yung daga sa dibdib mo. Dapat Dora inumin mo wag vitamins para mamatay yung daga sa dibdib mo. Alalayan niya, wala naman tayo papalit dyan. Huwag lang bibita ha! Pagka may set, bigay mo. Pagka may reset, bigay mo siya, bigay sa court. Ayan na, may quotable quotes na. Sabi sa'yo, mas effective yun kay Coach Roger. Well, I don't want to follow up dyan sa sinabi ni Coach Roger. Let's just see. Kung ano magiging effect sa kanya mga players. Here we go. Abraham. Adia. Tutan. Good set. Good spike by Amakatan. Sabi nga ni Coach Roger, ibigay mo ng ibigay. Lalo na kapag may pasa. Single block. One of in this match. Yes. Now Marasigan cramping up and all at the service line. Habakon. San Pedro is at match point. Wow. Angel Habakon. This rookie is heaven sent. She is in her element. Could she be the moment here for San Bela? Tayag gets the win! Good win for San Beda. Ladies and gentlemen, our final score, 25, celebrating 25, 20, the first 25, win 21, 21. Under new coach Edgar Baroga. And the first win for the 11 new players who are making their NCAA debut here in season 99. What a match. What a finish. Well-deserved victory for the San Beda Lady Red Spikers.